Ang Kasaturo, umagang kay ganda po sa inyo. Umagang kay ganda sa anak. Wala lang ang Supreme Court. Sabi. Opo, naiintindihan po namin. Alam niyo, si Kasaturo po ay isa sa mga nakulong panahon ng batas militar. Mahigit na siyam na taon. Siyam na taon na nakulong. Kaya kayo po, personally, nung narinig niyo po yung desisyon ng Supreme Court, officially, 9-5, ano po ang naging reaksyon ninyo? Sabi na ako na hindi makatarungan, no? Mm-hmm. Bagamat sasabi lang nakabatay sa batas, mm-hmm, yung kanilang desisyon, sa kabuuan ay hindi patas pa kung tutusin na pinaparangalan ang taong gumawa ng karahasan ng pagpatay, mm-hmm, at pagugulimbat sa bayan, no? Mm-hmm. At sa kabilang dako, meron ding batas, mm-hmm, yung RA 10368, Papa, na nagbibigay ng recognition and compensation sa mga biktima ng martial law. Mm-hmm. Bilang national policy. Okay. Ayon, ang sinasabi, kapag merong desisyon ng Supreme Court, hindi dapat nagbabalate sa declared national policy. Mm-hmm. Declared national policy, mm-hmm, na kilalanin ang heroism and sacrifices ng mga victims, no? Kayo, kung pararang alam, yung gumawa ng mga kasalanan na yan, ay napos yan si Chief Justice Supreme, Sereno, dun sa kahuling oral argument. Pati siya sa ating opinion. Opo. Ano po ang next legal move na inyo pong nagagawin? Kasi ang sabi nga na iba, kung ganito ang botohan, 9 to 5, medyo malayo. Kung 8-7 man lang ito, mas malayo, baka may chance pang mabaligtad. Gagamitin niyo pa po ba yung remedy na motion for reconsideration o maninikluhod na lang kayo sa Pangulong Duterte na wag na lang ipalibing yung dating Pangulo? Hindi naman maninikluhod. Mm. No? Ang posisyon namin, ginigit namin yung karapatan. Mm. Na inaasahan na dapat kapwa ang Pangulo at ang Supreme Court ay ibalansihin yung mga argumento, no? At huwag tumanig dun sa mayor na sinasabi, tignan ang kabuuan ng buhay ni Marcos, hindi lahat yan masama. Mm-hmm. No? And that's not a legal argument. That's a judgmental argument. Mm-hmm. No? Pero ano namin yun, no? Pero kung gagawin mong batayan yon, talagang parang sinasabi ng Korte Suprema sa ating sistema ng batas, sa ating jurisprudence, huwag kayong haasa. Lagi ng katarungan. Gusto ko lang tingnan na Kasaturo yung siguro yung mas malawak na pananaw. Meron kasing narinig na argumento na patay na naman yung tao, wala namang mangyayari, mm-hmm, pag inilibing siya doon, life will go on as usual. Bakit nga ba ganun na lamang kahalaga na tutulan yung pagpapalibing ng dating Pangulo sa isang lote na tinawag nating libingan ng mga bayani? Yung symbolic gesture ng, mm-hmm, ng gobyerno, mm-hmm, no? At yung pagtatakda o description sa paglilibingan na libingan ng mga bayani, at yung iginigiit ng mga Marcoses din na dapat kilalanin bilang hero yung kanilang tatay, mm-hmm, no? Ayun ang mas titignan mo, mm-hmm, na taliwas yon sa kapasyahan ng mamamayan noong February 25, 1986, mm-hmm, na itinakwil siya bilang taksil din sa bayan, no? Mm-hmm. Mas malakas ang timbang ng desisyon ng mamamayan, mm-hmm, kahit doon sa desisyon ng Korte Suprema, mm-hmm, kung titignan yan. Dapat isasaalang-alang yon, no? Na meron ng judgment ang Filipino people na kinilala nationwide na hindi kung tinimbang ang ginawa ni Marcos, anuman ang edifices na ginawa niya o mga batas na ginawa niyang mahusay sa kalaunan o sa kabuuan, mm-hmm, tinuring na pabigat siya at ang kanyang rehimen. Mm-hmm. Narinig niyo po ba sinabi ni Governor Amy Marcos kahapon? Mukhang hindi naman sila naghihingi ng state funeral
kundi soldiers burial lang ang gusto nila. Yeah, technically na kulitan na lang yun. Kasi sinasabi ron at ang ginamit ng Korte Suprema precisely ay yung regulations ng AFP, no? Ngayong paglilibigan na yan sa mga Bayani, sa mga presidente, at yung subset at pinalawag yan, pati yung mga asawa ng mga kabinete, pwede na rin, no? Actually, hindi tayo mag-argue dun sa ano na yun. Pero kung titignan yung argument ni Kalida, no? Sinasabi nga rin ni Presidente, hindi siya nililibing bilang Bayani, kundi bilang dating Pangulo at saka Sundalo. Opo. Pero in-argue rin na siya ay awardee ng Medal of Valor. Mm-hmm. At ang Medal of Valor under the law ng Pilipinas ay hero. Opo. Ayun, babalikan mo yon. Ang Medal of Valor ni Marcos ay binigay 1966. Mm-hmm. Presidente na siya. Mag-state visit siya sa US. Hinigi niya yung ibigay sa kanya yon. Mm-hmm. At ibinigay. Opo. Tapos 1980, gumawa siya ng batas. Mm-hmm. Yung Medal of Valor ay kikilala na bilang hero. Mm-hmm. So, yung sabihin siya rin po ang... Siya rin ang nagsabi, hero ako. Uh-huh. Ay, hindi mo... hindi dapat tatanggapin natin ang ganun yun. Self-proclamation niya. Mm-hmm. Tapos, yung ibang mga medals niya, yung service niya, ay napatunayan sa researchers, no, na pinete. Mm-hmm. Hindi another point naman yun. Mm-hmm. So, talagang, pag titimbangin mo yung kabuuan, nasa dingit na ganun lang. Alanganin yung pagpapasya ng mayorya. Mm-hmm. Siguro huli na lang po ano, doon po sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon. Meron pong siguradong katulad ninyo ang damdamin, naiinis, nagagalit, nagpoprotesta. Pero meron din namang mga kababayan tayo, may interview tayo na natutuwa sila dahil sa baka talaga baka Marcos o ang iba, yung mga bata na hindi naiintindihan yung karanasan ninyo. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila? Ayun na nga, dapat patuloy nating susuriin ang record ng kasaysayan, ano? Fact naman yan, well known ang pangyayari ng EDSA uprising. Fact yung napakarami, 75,000 ang nag-apply ng compensation bilang biktima ng human rights violation sa panahon ng Dictator Marcos, no? Yung mga hanggang ngayon inahabol pa yung bahagi ng $10 billion na sinabing kinulimbat nila. Oh, yun ang mga batayan. Alam na mga magadatos. Mm-hmm. So, kung sa kabila ng mga facts na yan, ay bibigyan pa rin ng honor. Kasi hindi lang simpleng paglibing eh. Tap talagang honors yung ibibigay. At yan ang ginahabol ng mga Marcoses. No? Talagang masama ang tama sa maraming mamamayan dyan. Kinikilala naman namin, siyempre, sinasabi rin ng ni Presidente, no? Eh, huwag nating i-exclude ang mga Ilocano kasi kaya raw na may hidwaan dahil tinatanggihan ang paglilibing kay Marcos. Eh, kinikilala naman ang damdamin yan. At binabalikan yung pahayag mismo ni Marcos na gusto niya malibing sa katabi ng nanay niya sa Ilocos. No? Pero sila nagigit, eh, libing na nga sitwasyon. Okay. Sator, maraming salamat po sa inyo. Basta tayo'y